Magluluto tayo ng masarap na merienda. Meron tayo ditong 1/4 cup of butter. So any kind of butter pwede niyong gamitin. But ang aking ginagamit is butter cup. I-cream lang natin ang ating butter until light and fluffy. At ito naging light and fluffy na. Mag-add tayo ng 2 tablespoons of white sugar. Beat lang natin until ma-fully mix ang sugar sa ating butter. At kapag naging ganito ng texture, mag-add tayo ng 1 medium-sized egg. I-crack lang natin and make sure na fresh egg ang inyong gamitin. So otherwise, masayang lang ang inyong mixture. Beat lang natin until ma-fully incorporate ang lahat ng mga ingredients. After maging ganito na ang mixture, mag-add tayo ng 1/2 plus 2 tablespoons of condensed milk. Ang aking ginamit is okay condensed milk. Any kind of condensed milk ay pwede niyong gamitin. Beat lang natin until ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Mag-add tayo ng 1 teaspoon of vanilla. Mix until fully combine. Pang-balansin ng tamis, nag-add tayo ng 1 pinch of fine salt. At kapag na-fully mix ng lahat ng mga ingredients, mag-sieve tayo ng 1 cup of all-purpose flour. Mag-add tayo ng 1 1/4 teaspoon of baking powder. Sieve lang natin para maging pino ang texture ng ating niluluto. Mix lang natin gamit ang egg beater until ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Dapat ganito ang consistency ng ating mixture. Hindi runny and hindi naman sobrang thick. Ayan, nag-add tayo ng 1/4 cup of grated cheese. And mga mommies, kung gusto nyo mas maging matamis pa, magdagdag lang kayo ng sugar. Pero sa akin, okay na ang tamis kasi matamis na ang condensed milk. Dito magpapainit lang tayo ng ating kawali. Non-stick pan ang ating gagamitin, but kung walang available, pwede ding regular pan. At naglagay lang tayo ng panangga para hindi direktang init sa ating baking pan. At ipipreheat lang natin ito ng mga 10 minutes. Mag-brush tayo ng butter sa ating baking pan para hindi didikit ang ating mixture. At ayan, pinapantay lang natin ang ating butter sa ating baking pan at para walang hangin na mamumuo at sakto talaga ang alsa ng ating cake. Ayan, ready na itong lutuin. But magtapo na tayo ng grated cheese para mas maging masarap at malinamnam. At ready na ang ating preheated improvised oven. Ibibake na natin ito for about 30 minutes. Over low heat. Yes po mga mommies, low heat lang para hindi masunog ang ating niluluto. And after 30 minutes, ready na para hanguin ang ating cake. Papapalamigin muna natin ito, isa-set muna natin ito for about 10 minutes bago natin kunin sa ating baking pan. Ang bango talaga mga mommies at napakasarap nito. Ito na, papalamigin muna natin. I-rest muna natin ito ng mga 10 minutes. And after 10 minutes of resting, ready na para i-unmold. At ayan, napakali lang pong i-unmold niya kasi naglagay tayo ng butter sa ating baking pan. Hindi siya didikit. At medyo mainit-init pa ang ating cake. Medyo may konting dikit pa sa ating baking pan. At ito na, hindi siya nasunog at napakaganda ng luto. At ayan, i-slice natin at tingnan natin kung gaano ka-fluffy ang ating Pinoy style cheesecake. Mga mommies, pwede nitong gawing cupcakes niyo at pwede din gawing pang-negosyo. Napakasarap at napakadilang pong gawin. So ito na ang ating napakasarap at fluffy Pinoy style cheesecake. Ayan lang po mga mommies. Thank you so much for watching. Hope niyo subukan and see you in my next vlog. God bless you all and stay safe. Bye!